Signs na malapit ka ng umaman. You keep changing your mind. Yung mga decisions mo, pabalik-balik ka ng decision, pabago-bago ka. Gusto mo magpunta sa lugar na to, gusto kong sumama sa inyo. Pero napag-isipan mo, meron kang gagawin, mas mahalaga. O napag-isipan mo, meron kang isang dapat na gawin na mas mahalaga. O napag-isipan mo na hindi pa yan ang timing, hindi pa panahon. So you change your mind. Okay, Gilibers, 5 signs na malapit ka ng umaman. Alam mo, sa mga gustong umaman, baka isa dito, ginagawa mo na, ituloy-tuloy mo na, at huwag kang magtaka kasi payaman ka na. So, unang-una, hindi ka na maintindihan ng mga tao sa paligid mo. Feeling na lang, nagiging weird ka na. Ito ba yung hindi ka na makali? Ito yung basa ka ng basa. Ito yung lista ka ng lista. Ito yung kausap ka ng kausap. Ito yung punta ka ng punta doon sa isang lugar na yon. Hindi ka na nila maintindihan sa ginagawa mo. Parang hindi na siya normal. Ang kilos mo hindi na normal. Pag ganyan ang kilos mo, kasi meron ka nang gustong gawin. Meron kang gustong simulan. Di ba kaya ka nagbabasa? Bawa, dropshipping. Gusto mo magsimula ng dropshipping. Gusto mo na simulan, basa ka ng basa. Kausap ka ng kausap dito. Punta ka ng punta sa isang tao na yon na ipag-usap ka. Ibig sabihin, you want to start something. And, malay mo, yan ang simula ng ating pagyaman. Pag hindi ka na maintindihan. Alam mo, darating ang araw, pati pamilya mo, hindi ka nila maiintindihan. Okay? Number two, you keep changing your mind. Yung mga decisions mo, pabalit-palit ka ng decision, pabago-bago ka. Alam mo bakit nangyayari yan? Kasi pinag-iisipan natin mabuti. For example, nasabi mo na, okay, bilhin natin to. Gusto kong magpunta sa lugar na to. Gusto kong sumama sa inyo. Pero napag-isipan mo, meron kang gagawin, mas mahalaga. O napag-isipan mo, meron kang isang dapat na gawin na mas mahalaga. O napag-isipan mo na hindi pa yan ang timing, hindi pa panahon. So you change your mind. Sabi nga nila, only fools do not change their mind. Lahat ng mga gustong umunlad, nagbabago talaga isip niyan. Kasi meron kang naiisip na bago. Alright? And number three, you keep on solving problems. Kahit sa pamilya mo, hindi ka rin makali na may problema. Hindi ka makali na merong hindi na ayos, hindi na sasettle. Alam mo kung bakit? Kasi ang brain mo, nare-rewire na siya to solve problems. Nasasanay ka na mag-solve ng problems. Or nagre-ready na yung isipan mo na magsusolve ka ng problem. Alam mo, pag nagsusolve ka ng problem, isang araw, makaka-discover ka na isang produkto o makaka-discover ka na isang sistema na makakatulong sa'yo para mabago ang buhay mo. Number 4 po, hindi ka lang masyadong nag-iipon. Meron kang mga binibili. Di ba may mga taong kilala natin, hindi nag-iipon masyado, pero bili ng bili. Alam mo yung binibili niya, ginagamit niya sa isang bagay, meron siyang project. I know one person na meron siyang project sa kanyang, sa bahay nila. May binibili siya, pinipaint. Alam mo, dumating yung araw, yun yung nagbigay sa kanyang source of income. Yung mga bagay na binibili niya. So maybe meron kang gustong bilin, meron kang gustong gawin, ituloy mo lang yan. Baka isang araw, yan ang maging major project mo. Okay? Number 5. So, tulong ka ng tulong. Kahit pera mo na, personal money mo, personal ipon mo, tinutulong mo pa rin. Alam mo, pag tulong ka ng tulong, isang araw, merong isang taong babalik sa'yo sa tinulungan mo, mag-o-offer ng malaking opportunity. So, keep on helping other people. Kasi isa yung sign na yayaman tayo. Hindi yung higpit tayo ng higpit ng pera. Hindi tayo yayaman sa sobrang higpit natin sa pera. Okay? Let's go, let's go. Kapi po tayo, kapi po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and makistart ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FB ko. Let's go, let's go!